Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating four-way switch. Okay. Ang four-way switch ay meron siyang symbol na ganito. At meron siyang terminal markings na 1, 3, 2, at saka 4. So, ito po siya. Yung mga terminals niya, ang tawag po is travelers. So, meron siyang travelers na 1 and 3. Meron din siyang travelers na 2 and 4. Kung pansinin natin, ang travelers na 1 and 3, sila yung magkakasama. The travelers naman na 2 and 4, sila naman po yung magkakasama. Bawal po siyang pagpalitin na si 1 and 2 yung magkakasama, mali po yun siya. Hindi gagana yung ating circuit ayon sa ating gusto. Magkakabaliktad, kung magkakabaliktad yung ating correction. So dapat po si 1 and 3, sila yung magkakasama papunta sa isang freeway, ang 2 and 4 man papunta sa kabilang freeway. So, yun po yung ating 4-way switch. So, paano ba ito mag-function? Okay. Kung pansinin natin, ang 1 at saka 4 na yun, yung magkakaroon ng contact. So, ang kuryente mag-travel kay 1 papunta kay 4. Ito naman, sa kabila naman is 3 papunta kay 2. So, bali po, dalawang pares po ito na contact. Ulitin ko po, si 1 at saka si 4, si 3 naman at saka si 2. Once pinutin po natin yung 4-way switch, magkakaroon siya ng change ng contact. So, instead na ito yung kalinang partnership, so, mangyari po is, mapuputol na po yan. At, ito na po yan siya ang magkakaroon ng contact. Meaning, si 1, kung kanina ang kapartner niya is 4, ngayon ang kapartner niya is 2 na. Si 3 naman, na kanina bago natin pinindot, ang kapartner niya is 2, ngayon po ang naging kapartner niya o nagkaroon siya ng opportunity kay 4 na. So, nagpalitan sila ng contact. So, ulitin ko, si 1, nandoon na ngayon kay 2, si 3 naman, may contact na ngayon kay 4. Pag pinutin natin ulit, babalik po siya sa dati niyang contact. Yan po. Ito na lang po yung magkakaroon ng contact. Yan po siya. So, yan po ang 4-way switch. So, tandaan natin. Ang unang pagkakataon, 1 at saka 4 yung partner, 3 at saka 2 yung partner. Pero po, pag pindutinan natin, si 1, magkakaroon na ang kapartner, bagong partner niya is 2, si 3 naman, ang bagong kapartner niya is 4. So, mag-swap po sila. Tingnan natin. Ita-testing natin gamit yung ating multi-tester. Okay. So, dito po, sa ating 4-way switch, kung tingnan natin yung ilalim niya or sa likuran niya, makita natin yung numbering. So, bali po, ito yung 1, ito yung 3. Ito naman yung 2, ito naman yung 4. Base doon sa ating symbol or sa ating diagram. Ngayon, ikakabit ko yung kulay pula na test probe dito sa 1. Okay. Of course, turn muna natin. Okay. Yan, mayroon siyang continuity. So, ikakabit ko yung kulay pula na test probe dito sa 1 at ilalagay ko siya sa 4. Okay. So, pindutin ko yung switch. Yan po siya. So, ngayon, si 1 and 4 na po yung may partner or magka-partner. Nagkakaroon ng continuity. Ngayon, pag pindutin ko, mawala ng contact si 1 and 4, dapat si 1 and 2 na po. Base doon sa diagram, si 1 and 2 yung magkakaroon ng contact. So, tama po siya. Diba? The same thing dito. Kung si 1 at saka si 2 yung may contact,
dapat si 3 po at saka si 4 meron din. Diba? Pag pinutin natin to, si 3 naman at saka si 2 yung magkakaroon ng contact. Okay. So, ulitin natin. Ito po siya. Si 1 at saka 4. Then, si 3 at saka si 2. Pag pinindot natin, mamatay sila. So, si 3 at saka si 4 na ang partner. Si 1 naman at saka si 2 ang magka-partner. Yan po siya. Okay. Then, try natin lagyan ng wires. So, ito siya. Inakabit ko kay 1. Sunod, ikakabit ko kay 3. Ikakabit ko kay 2. At lastly, ikakabit ko kay 4. So, yan po siya. So, the same, kailangan din natin siyang i-trace. Okay. Pag mag-trace po tayo, lalo na pag malayo, so kailangan natin gamitan ng multi-tester. Okay, so paano ba yun? Sa apat na wire po, so it doesn't matter kung siya ba talaga si 1, si 2, si 3, at saka si 4. Ang gagawin lang po natin is mamimili tayo na gagawin natin 1. So for example, ito yung gagawin nating terminal 1. Okay, so kung siya yung gagawin nating 1, ngayon ang gagawin natin, i-follow lang natin yung principle ng operation ng four-way switch. So, di ba, kung siya si 1, ang una niya ka-partner is si 4. Yan po. Kung siya si 1, hahanapin natin ngayon yung 4. So, dapat magkakaroon po siya ng continuity. Okay. So, ito po yung magiging 4. So, itabi na natin. Ito yung 4. So, double check natin. 1, then 4. Yan po. Taras kasi, hindi po yan siya gagana. Okay. Next. Kung siya si 1, ito si 4. Pag pindutin natin to, si 1, pag pipindutin natin from 1 and 4, pag pindutin natin, magiging 1 and 2. So, ibig sabihin, pag pindutin natin to ngayon, itong si 1, magkakaroon na ng contact kay 2. Okay. So, ito yung si 1. Hahanapin natin ngayon si 2. Yan. Ito kasi, mayroon siya. Ito wala. So, ito si 2. So, ito si 2. Okay. So, ibig sabihin, itong natitira, siya si 3. Diba? So, si 1, si 3. Si 1 at saka si 3, sila yung magkakasama papuntang 3-way switch. Okay, pareho sila ng pupuntahan. Ito namang si 2 at saka si 4 sa kabila namang 3-way switch. Okay, tingnan natin kung tama ba yung paghati. Okay, so tama po. Diba? So tama po siya. Itong side na to, papunta sa isang 3-way, kabilang side naman, papunta sa kabilang 3-way. So yun po, kapag trace ng ating 4-way switch, gamit yung ating multi-tester.